Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang alam. Purihin sa ayawitan at papurihan magpakailanman. Purihin sa ayawitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw po na ito, ginugunita po natin si San Ignacio ng Antioquia, isang obispo at martir. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio'ng ang kadakila ay dito nakamit ay magpalakas nawa ang aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanglibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang
kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa ay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magarang libingan ang mga propetang
pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ang karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat nang itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sinugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Isang bagay po marahil ang tila mahirap tanggapin sa buhay natin bilang isang tao ay kapag merong mga taong tinatama ang ating pagkakamali. Kapag meron pumupuna sa mga bagay na ating ginagawa, minsan pa nga sinasabi natin, bakit mo ko tinatama? Sa tingin mo ba yung buhay mo, karapat-dapat na itama ako? Tila ayaw nating tumanggap ng pagtutuligsa. Ayaw nating tumanggap ng pagtatama. Dahil una sa lahat, ayaw nating tumanggap ng pagkakamali. Mga kapatid, nitong mga nakarang araw, kung kayo po ay dumadalo ng misa, si Jesus ay laging tinutuligsa ang mga pariseyo at mga eskriba. Ang kanilang pamumuhay, ang kanilang mga tradisyon, ang kanilang mga kultura, tila tinatama ng Panginoon. At laging sinasabi ng Panginoon, kawawa kayo. Woe to you. Pero ang pagtutuligsa ng Panginoon o ang pagtatama ng Panginoon ay hindi lamang pagtatama dahil gusto niyang tuligsain lamang ang mga pariseyo at mga eskriba. Kundi ang pagtatama lagi ng Panginoon ay pagtatama ng pagpapakita ng malasakit. Kaya ho siguro magandang tingnan din po yan, no? Sa buhay pananampalataya natin, sa buhay din natin bilang isang tao, kapag tayo po ba ay nagtatama ng kapwa natin, tinatama po ba natin sila po para ipamukha sa kanila ang pagkakamali? O tinatama natin ang mga pagkakamali ng iba dahil gusto natin silang magkaroon ng magandang buhay? Tinatama natin ang pagkakamali ng iba dahil gusto natin na sila ay lumagay sa maayos at maganda? Tinatama ba natin ang pag-uugali at pagkakamali ng iba dahil tayo ay may malasakit sa kanila? Yan marahil yung unang bagay na tingnan natin sa buhay natin. Dahil aminin natin o hindi, maraming tao sa paligid natin na ang lahat na lamang nakikita, mali. Ang lahat na lamang na nakikita, yung kapalpakan natin.
ang lahat na lamang na nakikita, yung mga pagkakamali na nagagawa natin. Pero magandang tanungin din, paano ba tayo tumatanggap ng pagtatama? At paano din ba tayong nagtatama sa mga kapwa nating nagkakamali? Ang punot dulo niyan, mga kapatid, kung ikaw ay nagtatama sa mga kapwa mong nagkakamali, siguraduhin mo na ang pagtatamang ito ay dahil sa malasakit at pag-ibig. At kung ikaw ay naman ang tumatanggap ng pagtatama sa iba, dapat tanggapin mo ito ng loob, ng buong loob, dahil alam mong yung taong nagtatama sa iyo may malasakit at pag-ibig din sa iyo. Mga kapatid, sa tingin ko po sa mundo natin ngayon, ang kulang po ay yung magpuna ng may malasakit at pagmamahal. Mas namumutawi po sa mundo natin ngayon ang mga taong puna lamang ng puna ng mali, pero wala namang tunay na malasakit at pagmamahal. Mga kapatid, ang mahal na pong Jesus Nazareno, pinuna ang mga Pariseo, tinama ang mga Pariseo, dahil sa pagtatama at pamumuna ni Jesus, nagmula ito sa kanyang malasakit at pagmamahal. Pero mapapansin din po natin, mga kapatid, doon sa ating ebanghelyong napakinggan. Sa dulo po nito, sabi nun, umalis si Jesus sa bahay nila. At mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga Pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Minsan, kung sino ang pumupuna at gumagawa ng tama, yun ang hinahanapan ng mali. Kung sino pa ang nagsasalita ng mabuti at tama, yun pa ang hinahanapan ng butas upang masilo, upang masira. Pero tandaan natin, mga kapatid, kahit napakaraming bagay na ibinato nila kay Jesus, ang Panginoon hindi nasilo. Kahit maraming pagtutuligsa ang ginawa nila sa Panginoon, ang Panginoon hindi natinag. Bakit? Dahil may paninindigan si Jesus sa kanyang pananalita. Dahil ang kanyang pananalita ay nakaugat sa tama at mabuti. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nagtatama, huwag kang matakot. Kung ikaw ay pumupuna sa mga mali sa iyong paligid, huwag kang matakot na balikan ka. Matakot ka kung wala kang paninindigan sa mabuti at tama. Matakot ka kung ikaw ay nananahimik sa mundo na puno ng kasinungalingan. Matakot ka kung ikaw ay nananahimik sa mundo na puro sakit ang ibinibigay sa kapwa. Pero huwag kang matatakot magsalita kung ikaw ay naninindigan sa tama at mabuti. Dahil ikaw, kapag ikaw ay naninindigan sa tama at mabuti, tandaan mo, ang Diyos ay panig sa iyo. At kailanman, lahat ng pumanig sa Diyos, hindi niya pinabayaan. Mga kapatid, sa araw na ito, huwag tayong matakot mamuna ng kapwa. Huwag tayong matakot magtama ng ating kapwa kung ito ay nagmumula sa malasakit, kung ito ay nagmumula sa pagmamahal. At huwag ka rin ding matakot tumanggap ng pagtatama mula sa iba. Huwag ka rin matakot
na tumanggap ng pagtutuligsa sa iyong kapwa. Dahil ang taong tumatanggap ng tama o pagtatama sa iba ay ang tao ding marunong magpakumbaba. At ang taong marunong magpakumbaba, marunong magmahal at umibig. Hayaan po natin mga kapatid na sa oras na ito, mangusap ang mahal na pong Jesus Nazareno. At sa kanyang pangungusap, nandoon ang kanyang pag-ibig. At yung kanyang pag-ibig, ang siyang magtatama sa ating mga maling gawa. Ang kanyang pag-ibig, ang magpapaalala sa atin ng mga bagay na ating nakalimutan sa pagsunod sa Kanya. At ang Kanyang pag-ibig ang magpapaalala sa atin na sa buhay natin na ito, tayo dapat laging gumagawa ng mabuti at tama. Kaya po sa pagpapatuloy po natin ng banal na misa para sa araw na ito, yan po ang hilingin nating lakas. Lakas na tayo ay makapagtama ng iba at tayo din ay tumanggap ng pagtatama mula sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Ang ating panalangin, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o nagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik-loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna. Ito sitayo na po ang lahat.
Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, Jesus, this night of exile.
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumikabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Madre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluwalhati ka namin.